join you for. Happy Healing Morning po sa inyong lahat at welcome sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na sasamahan po kayo upang maghatid ng mga kaalamang pangkalusugan sa natural na paraan ng gamutan, The Healing Galing Way. Sa mga kaibigan po nating nanonood ngayon, isa po ba kayo sa mga mahilig kumain ng tinatawag nilang putok-batok? Kagaya po ng mga crispy pata, crispy liempo, sicharon at marami pang ibang mamantika at matabang pagkain. Naku, siguradong hindi lamang po batok natin ang puputok dahil sa high blood dulot po ng mga ganyang klase ng pagkain. Aba, baka pumutok din po ang ating apdo o gallbladder sa dami ng gallstones na pwede pong gumara dito. Ang gallbladder po ay maliit na hugis peras na bahagi po ng ating digestive system na nakadikit sa ilalim po ng atay. Ito po ang imbakan ng bile o apdo mula sa atay na ginagamit bilang pantunaw sa taba na kinakain po. At kapag sobra-sobra ang taba o cholesterol intake natin, namumuo po ito at nagiging stones. Dito po sa atin sa Pilipinas, libu-libong kaso ng gallstones ang naitala taun-taon po sa iba't ibang ospital dito sa atin. Wala po itong pinipiling edad, ngunit sinasabi po sa mga pag-aaral, higit daw itong nararanasan ng mga nasa edad 65 pataas. Karaniwan na po kung ang gallstones ay bumabara sa apdo at nagdudulot na po ng matinding pananakit sa bahagi po ng tiyan, surgery agad ang rekomendasyon kung kakayanin pa po ng pasyente. Pero para matanggal ang gallstones, kailangan pong tanggalin na rin ang kabuuan ng apdo. Maari naman po tayong mabuhay ng walang gallbladder, pero tandaan niyo po, kahit wala na tayong apdo, maari pa rin po tayong makaramdam ng sintomas ng gallstones at maari pa rin pong mag-develop ang stones sa ibang organs ng ating katawan. Holistic po dapat ang approach palagi sa anumang karamdaman para po hindi nagpapabalik-balik ang problema. At hindi po kailangang bawasan ang piyesa ng ating katawan. Paano nga ba makakaiwas sa gallstones at paano po ito malulunasan kung kayo ay magkaroon man? Yan po ang ibabahagi natin ngayon dito sa ating programa. Sa Balitang Kalusugan, magbabahagi po tayo ng tips para maalagaan ang kalusugan ng ating gallbladder o apdo. Sa Healing Katanungan naman, mga tanong tungkol po sa problema sa apdo ang ating bibigyang pansin. Isang 80-year-old na lola na pinahirapan po ng gallstones ang ngayon stone-free na sa tulong ng ating holistic at natural na gamutan. Pero bago po nangyari yon, matinding pananakit muna sa tiyan ang kanya pong pinagdaanan. Panoorin po natin. Ako si Rosita Barantes, 80 years old. Masakit ang tiyan ko. Tapos nagpunta ako sa doktor, may gallstone daw ako. Minsan nang nasubukan ni Tita Sita ang bisa ng Healing Galing gamutan sa panlalabo ng kanyang mga mata na dati ay hindi raw talaga nakakabasa ng letra. Pero ngayon ay mas luminaw na. Paano naman kaya siya natulungan ng Healing Galing sa kanyang gallstones? Abangan niyo po sa aming kwentuhan at marami pang ibang dagdag kaalaman dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV.
Maliit man ang ating gallbladder ay napaka-importante po ng role nito sa digestion. Ano pong gamot sa bato sa apdo? Doktora, pwede po bang magamot ang multiple gallstones nang hindi ooperahan? Ilista ng mga tips na ibabahagi ni Doktora para maiwasan ang gallstones at ang kanyang payo sa mga tanong tungkol sa bato sa apdo? Susunod na! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's acupuncture clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Patibay ng katawan, damdamin at isipan sa Balitang Kalusugan. Maliit man ang ating gallbladder ay napaka-importante po ng role nito sa digestion, kaya dapat ay alagaan natin ito. Narito po ang ilang tips para sa healthy gallbladder. Una, iwasang mag-skip ng meals o magpalipas ng gutom. Naglalabas po kasi ng bile ang gallbladder sa tuwing tayo ay kumakain. Kapag nalipasan tayo ng gutom, nagbi-build up ang bile juices na ito at nagpapataas po ng cholesterol levels sa ating apdo. Kapag nagtagal, maaari po itong mamuo at maging stones, kaya dapat always eat on time. Pangalawa, kumain po ng whole grains. Ang pagkonsumo ng whole grains ay nagpapababa ng LDL o itong bad cholesterol sa katawan dahil mayaman po ito sa fiber. Ilang halimbawa po ng whole grains ay colored rice, nandiyan po yung oatmeal, popcorn, barley at quinoa. Pangatlo, dagdagan po ng hydrating fruits and vegetables ang inyong diet. Ang mga gulay at putas po ay mayaman sa vitamins gaya ng vitamin C at E na napag-alamang mahusay po sa depensa laban sa gallstones. Siksik din po ang mga ito sa tubig at fiber na makakatulong sa maayos na digestion. Pang-apat, iwasan na po ang fried foods. Karamihan po kasi sa mga pagkain piniprito ay mataas sa saturated fats na nagpapataas ng cholesterol levels sa ating system. At kasama na po dito yung mga chips, mga french fries at iba pang crispy and crunchy na mga pagkain. Mag-switch na po tayo sa steamed and boiled na food preparation at tanggalin po ang mga balat at taba ng karne bago lutuin. Panglima, uminom po ng maraming tubig. Tumutulong po ang tubig sa paglilinis ng gallbladder upang hindi mag-build up ang stones. Ideally, umiinom dapat po tayo ng tubig oras-oras para manatiling well hydrated. At pang-anim, mag-exercise. Ayon po sa research, ang regular exercise ay nagpapababa ng risk sa pagkakaroon po ng gallstones dahil nakakatulong ito sa weight management. Mas maganda rin po ang gradual o unti-unting pagbabawas ng timbang kumpara sa crash dieting upang hindi nabibigla ang gallbladder. Mga tanong pang kalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong mga Healing Katanungan, dalawa itong ating mga kasamang nanonood na nagtatanong. Sabay po nating sasagutin ha ang inyong mga katanungan. Unahin natin itong si Beatrice De Vera. Sabi niya kasi, ano pong gamot sa bato sa apdo? Salamat po. Dito naman sa kasunod na tanong, galing po ito kay Trinidad Bondok. Sabi niya, Doktora, pwede po bang magamot ang multiple gallstones nang hindi ooperahan? Mataas po kasi ang blood pressure niya at natatakot. Thank you po. Ayan. Unahin natin ang pagtugon doon sa
presyon na tumataas, Trinidad, no? Para maging mas mabilis ang gamutan natin para doon sa gallbladder stones. Ang pag-inom ng omega-3 fish oil ang lagi natin pinapayo sa mga pasyenteng mataas ang presyon. Okay, nakukuha yan sa sobrang stress, totoo yan. Pero tingnan din natin ang diet niya, kasi baka maalat, mataas sa cholesterol ang diet, eh madi-defeat ang ating purpose. So, pwede siyang painumin ng dalawang soft gels ng omega-3 fish oil 3 times a day. Okay? Tapos, lagi siyang i-BBP, i-check-check, ano, para matulungang pababain yung kanyang presyon. So, sa umaga, 2 soft gels ng omega-3, sa tanghali or hapon, tapos sa gabi bago matulog. Yan, no? At i-observe natin, kapag nawawala na yung takot niya, kasi, pwede natin sabihin, huwag nang matakot, kasi pwede namang matanggal ang bato sa abdo nang walang operasyon, dahil available sa lahat po ng Healing Galing outlets ang ating Herbal Calcutab. Ganito po ang pag-inom ng ating Herbal Calcutab kung mga bato sa abdo ang tatanggalin. Ganito rin po ang procedure para sa mga kidney stones, halimbawa sa lahat ng mga bato-bato. Ang initial intake po ng Herbal Calcutab ay 10 tablets, no? Mahina po ang herbal, kaya tinatama natin yung dose. 10 tablets after meals, 3 times a day. Sasabayan po yan ng hydrating diet. Ibig sabihin, ang pag-inom ng tubig ng madalas. At least 1 glass every hour, kahit hindi bigla ang pag-inom, paunti-unti po, pwede yon. Ang pag-consume ng masasabaw na pagkain kasama ang mga matutubig na gulay, malaking tulong po para ma-dissolve kaagad sa system ang Herbal Calcutab. At nandyan din po ang makakatas na prutas na lalo pang makakatulong para sa hydration ng pasyente. Dahil pag properly hydrated po ang pasyente at umiinom ng Herbal Calcutab, in a matter of 2 to 3 days, ay pwede na pong mag-expel ng mga berde-berdeng buhangin sa panahon ng pagdumi ang ating pasyente, no? So, bago i-flush, i-check muna kung may green na nakikita doon sa caliber ng pupo na inilalabas, okay? So, sabay po ang proper hydration para matipid tayo sa ating pagbili ng herbal supplements natin, no? So, kung properly hydrated, pangalawang araw, pangatlong araw, pwede na pong makakita ng mga berdeng buhangin at mararamdaman po ng pasyente na nababawasan na yung mga sintomas ng pagkakaroon ng bato sa abdo. Yung palaging makabag na pakiramdam na parang humihilap, ganun po yun, nababawasan yung intensity. I-check din po ang gana sa pagkain. Ang mga abnormality sa pagkain po, yung palaging busog, konting subo lang, busog na kaagad, isa po sa mga sintomas yan. On the other hand, meron din pong sintomas na marami ng kinain, paulit-ulit, paulit-ulit din nagugutom kaagad, no? So, dapat po magiging balanse na at magiging normal na ang pakiramdam. Yung madalas na pag-yutot-yutot at pagdighay-dighay o ang hirap na pag-yutot-yutot at pagdighay-dighay, dapat po ay mawawala na rin yon. So, by that time, nababawasan na, pwede na pong i-reduce ang intake ng Herbal Calcutab dahil may nakikita na rin berde sa pagpupo, di ba? From 10 tablets na initial intake natin, pwede na pong ibaba sa 6 tablets na lang ang intake ng Herbal Calcutab after meals pa din 3 times a day hanggang mawala na po. Paano natin malalaman na wala ng gallbladder stones? Number 1, mawawala na po yung symptoms. At hintayin nyo po ang 3 sunod-sunod na araw, no? Na wala nang nakikitang berde sa pagdumi. 3 consecutive days. Kasi po, kung isang araw pa lang at ititigil na, maaaring intermittent lamang. Meron, tapos wala, tapos meron ulit, no? So, kailangan consistent po na 3 consecutive days na wala nang bato sa abdo na lumalabas. Yun yung mga green na buhangin sa pupo, alright? Pag wala na po yun, wala na rin yung symptoms, pwede na pong itigil ang pag-inom ng Herbal Calcutab at ipacheck nyo po kung meron pa para nasisihan po tayo na malaman na wala ng problema ang ating abdo, okay? Marami pong salamat sa inyong mga katanungan.
Sana po'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Sakit talaga. Para bang humihilab na makabag. Opo. Yun po ang isa sa mga sintomas ng pagkakaroon ng bato sa apdo. Dahil sa kanyang edad, hindi na mapa-opera ang gallstone si Tita Sita. Paano niya ito nailabas sa natural na paraan? Ang galing! Susunod na! Healing, galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Healing Galing. Ang pagkakaroon ng gallstones o bato sa apdo ay karaniwan ng hindi nagpapakita ng sintomas hanggat hindi pa lumalaki at nakakaistorbo sa sistema ng katawan. Pero kapag bumabara na ang bato sa bile ducts o daluyan ng apdo, kadalasang sumusumpong ito sa gabi o tuwing pagkatapos kumain ng mamantika o mataba. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon ng gallstones ay ang mga sumusunod. Matagalan at matinding pananakit sa itaas na bahagi ng sikmura na maaaring tumagal ng ilang minuto hanggang ilang oras. Pananakit sa bahagi ng likod sa pagitan ng shoulder blades, pananakit sa kanang balikat, pagkahilo at pagsusuka, lagnat, paninilaw ng balat o jaundice, paglaki ng tiyan o bloating, kabag o flatulence, at madalas na paglabas ng hangin sa katawan o ang kabaligtaran na hindi makapaglabas ng hangin. Ayon sa mga pag-aaral, mas madalas magkaroon ng gallstones ang kababaihan at ang mga may edad na 60 pataas, gayon din ang mga obese at ang mga nagfa-fasting. Sa Western medicine, karaniwan ang inoopera ang gallstones para matanggal, pero kasama ring tinatanggal ang gallbladder o apdo. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way! Ang galing! Eto na po at kasama na natin ang inspirasyon namin dito sa studio ngayon. Walang iba kundi si Rosita Tita Sita Barantes. Happy Opa. Healing morning po. Happy healing morning, Doc. 80 years old na po si Tita Sita. At pag-usapan natin ang naging karanasan niya sa pagkakaroon ng bato sa apdo at ang sikreto ng mahabang buhay. Ayan. 2014 po nang kayo ay pumunta sa Healing Galing Taguig Outlet. Naaalala niyo pa ba 'yon? At nandoon si Ate Raquel Razalan, 'di ba? Siya lang doon eh. Wala kasama, siya lang. Totoo 'yun. Napakasipag po niya ni Ate Raquel. Ang ikinonsulta niyo po kay Ate Raquel Razalan noon ay tungkol sa mata. Sabay 'yun. Mata at saka ayun, ano dito eh. Ah, gallbladder stone na sabay. Okay. Dati po, malabo ang mata, mahina ang kita. Opo. Ganun po ba? Oh, walang ibang problema ang mata. Wala pong katarata, walang glaucoma. Wala po. So, kumusta na po ang mata nyo ngayon? Nagluluha, pero hindi naman malabo ang kita ko eh. Maayos na ang kita. Ba, malaki na ang kita. Nakailang eye drops po kayo na ipinapatak sa mata bago nakita nyo mas malinaw na yung mata nyo ngayon? Siguro ano, dalawa lang ata. Pero sige-sige, pag naubusan, nabili ulit. Sa unang patak nyo po nung hiling-galing eye drop natin, may hapdi ba kayo naramdaman? Mayroon po. Ano, mahapdi talaga. Pag napatak, pinipikit ko. Sabi mo, ipikit. Pinipikit ko. Tapos, nung pangalawang bote mo pa lang ng eye drop?
parang wala nang hapdi. Oh, ibig sabihin po, maalaga ka talaga, Tita Sita, sa kalusugan, ano? Okay, siyempre para gumaling. Tapos sabi niyo po, ang pinaka matinding karamdaman na naranasan nyo, eh itong pinakahuling isinangguni nyo sa Healing Galing Taguig Outlet, ang gallbladder stone. Opo. Ano po ba ang pakiramdam ng naranasan ninyong? Yung parabang humihilab na makabag. Yun po ang isa sa mga sintomas ng pagkakaroon ng bato sa abdo. Mm. Nagpa-doktor ako, nagpa-ultrasound. Tapos sabi may ano daw, gallstone. Kaya, di, hindi ba kayo in-offer magpa-opera? Ayoko naman magpa-opera kaya matanda na ako. Ayaw na. Natakot? Natakot. Sabi, pupunta na lang ako sa Healing Galing eh. Nanonood kasi kayo palagi ng Healing Galing. Nagmimisa kayo sa labas, opo. Pumupunta kayo sa church. Opo. Tapos nagmamadali kayong umuwi para sa Healing Galing. Opo. Okay, kaya po ba malakas ang loob nyo na sa Healing Galing na lang ako magtatanggal ng gallbladder stone? Ganun opo. Po ba? Opo. So ano ipinayo sa inyo ni Ate Raquel Razalan? Yung pag-inom ng ano, Calcutab. Ayan. Tapos huwag daw maalat. Saka mamantika. Yun naman ang hilig na hilig mo noon. Tama. Tumatawa. Guilty. Okay po. Napansin niyo po ba ang epekto ng Herbal Calcutab? 10 tablets, di ba? After meals, 3 times a day. Nakailang bote po kayong nainom? Maraming bote, pero putol-putol. Madami. Ah, hindi. Tuloy-tuloy. Sabi niyo po, isang buwan ang inabot sa putol-putol na pag-inom ng Herbal Calcutab na wala na yung mga symptoms. Opo. Okay, yung pong mga symptoms na tinutukoy ni Tita Sita, yung humihilab na tiyan, di ba? Nasabi nyo, masakit. Masakit talaga. Tapos, madalas ba kayo mag-yutot-yutot, magdighay-dighay during that time? Yutot lang. Ang pagdighay-dighay, hindi. So, may ganun po kasi may sabay na madalas mag-yutot-yutot, dighay-dighay. Merong sabay na hirap dumighay, hirap mag-yutot. Kayo naman magkaiba. Madalas mag-yutot, hirap dumighay. Pero sa pagkain po, kasi kasama rin po yan sa sintomas ng pagkakaroon ng gallbladder stones, kayo po ba ay madalas gutom o mabilis mabusog nung panahon na yon? Mabilis mabusog. Ayun. Kunti lang kinakain nung busog na ako. So, yung po bang mga symptoms na yon ay lahat na wala na? Wala. Ngayon, magana ka ng kumain ulit. Opo. Nung panahon po na meron kayong gallbladder stone, may kasama ka bang apo? Wala. Wala. Okay. So, ito ang tinatanong ko po sa inyo. Kung gumaling na kayo doon sa pagkakaroon ng bato sa abdo, dapat po yung mga sintomas, dapat po wala na. O isa-isahin natin yung sintomas, ha? Yung parang humihilab ang tiyan na masakit, meron pa ba o wala na? Wala na. Wala na. Yung madalas mag-yutot-yutot at hirap dumighay, nandyan pa ba? Wala na. Wala na. Pero yung dati hindi kayo makadighay, nakakadighay na ba kayo ngayon? Kasi yun po ang normal. Opo. Ayun, okay. Eh yung pagkain nyo na konting kain nyo pa lang, busog na. Opo. Ganyan pa ba ang nararanasan mo? Hindi na. Hindi na. Normal na. Normal na. Dati nga daw po, nagkaroon siya ng gallstone. Tapos nagpa-check na siya sa center, hindi po nadala sa mga gamot. Tapos nag-try po siya na magpa-check sa Healing Galing. Parang 1 week lang po or 1 month, gumaling na po yung gallstone niya. Tandaan niyo po at yung mga katanders namin ni Tita Sita, no? Para hindi po kayo magaya kay Tita Sita na nag-develop ng gallbladder stones, kailangan po iwas sa mga maalat na masesebo. Di ba? Nung panahon po na walang sakit si Tita Sita, ibubuking na kita sa kanila, ikukwento ko na po. Napakahilig niya po sa mga taba. Di ba? Mahilig talaga ako noon. Tapos, tinatanggal niyo po yung laman eh. Tapos yung taba ang kinakain nyo. So, hindi po dapat yun. Kaya tumaba kayo noon. So, ngayon, nung tinuruan na kayo ni Ate Raquel Razalan sa Healing Galing Taguig Outlet, pumayat ka na. Nawala na yung pagkataba mo, di ba? So, bumabalik po.
At kailangan balance, kailangan din po natin ng protina galing sa laman ng karne, ng isda. Yung tamang magkalasa lang po ang pagkain, Tita Sita, huwag na yung maalat. Di ba? Kasi po, ang nagdi-develop ng gallbladder stones, yung mahilig sa maalat, na mahilig sa matataba at the same time. Di ba? So, bawas alat, tapos konting taba, konting laman. Di ba? Pero dati po, ang pag-inom ng tubig, kumusta naman ang pag-inom nyo ng tubig noon? Hindi ako madalas uminom noon eh. O gano'ng kadalas lang po? Pag kumakain lang ako, tapos kumain, mainom ng tubig. Oh, tapos ako... nauubos mo ba ang isang baso? Opo. Kaya constipated kayo dati po. O kumusta naman? Kasi po, yung pag-inom ni Tita Sita ng Herbal Calcutab, pampapupo din po eh. Uh-huh. E tinuruan ka ni Ate Raquel ng hydrating diet na. Uh-huh. Tapos nag-normal na po ang pagpupo. Uh-huh. Ang maganda po kay Tita Sita, gusto niya ang ulam ay masabaw. Yung kakulangan niyo po sa hydration, sa tulong ng tubig, ay nabalansin niyo po sa masasabaw na pagkain. Simpleng pagkain, di ba? Ang kay Tita Sita, mas marami pong sakit yung sobrang sarap na kinakain, di ba? Yung mga mahilig sa restaurant. Oh, komo si Tita Sita po, mula sa probinsya, saan na nga po ang probinsya nyo? Leyte. Sa Leyte. Mula sa Leyte, maraming gulay, kinakain nyo doon, di ba? Tapos, simpleng pagkain kahit na nandito sa Maynila, hindi naman mahilig sa restaurants. Walang mga MSG. Wala. Ang pagkain, asin lang. Asin. Sumobra lang. Okay. Pero 80 years old na po si Tita Sita ngayon, 'di ba? Isa-isa na nating nakikita kung bakit mahaba ang buhay ni Tita Sita. Ayaw ng stress, 'di ba? Tapos nagbagong buhay na po kayo, nag-hydrating diet na. All right. So ngayon po, simpleng buhay. Ano ang pinaka-recreation, ang libangan po ninyo? Anong pinakalibangan nyo sa araw-araw? Yung pagdiligla ng halaman, tapos cellphone, yun na. Pero sa paghahalaman po, ilang oras ang itinatagal nyo? Ay, madali lang. Dilig lang sa umaga? Sa umaga lang, hindi sa hapon, sa umaga lang. Sa umaga lang. Ano po ba ang halaman ninyo ngayon na alaga? Ano lang, rose, tsaka serpentina, yun lang ang alaga ko. Naino ako ng serpentina pag sumasakit ang sikmura ko. Dahon po? Hugasan ko, lagay ko sa tasa. Tapos lalagay ko ng tubig na mahina. Ayun. So, kasama yun sa sekreto ng buhay na mahabang buhay ni Tita Sita. Ano po? Everyday ba nagsiserpentina kayo? Serpentina hindi, tea? Hindi po. Nag-ano pa? Pag may ano lang, sumpong ang sikmura. Nasumpong lang. Ayun. Hindi araw-araw. Message ko sa'yo, Lola. Sana magtuloy-tuloy na yung pagaling mo, tapos bigyan ka pa ng long life. Maging healthy na. Tapos sa healing galing naman po, thank you sa pagpapagaling sa lola ko. Yung mga nanonood po sa atin ngayon na mas bata, di ba? Magandang payuhan nyo nga po sila kung paano tatanda gracefully, aging gracefully katulad po ninyo, na very minor ang mga nararanasang problemang pangkalusugan. Sabi nyo, pinakagrabe na tong gallbladder stone na to, di ba? O sige nga po, paano magiging malusog? Ito po ang camera ninyo. Huwag nyo ako gayahin na hindi nainom lagi ng tubig. Magdasal kayo at saka kumain ng masustansya. Simpleng buhay lang. Narinig nyo po yan mula kay Tita Sita. Simpleng buhay, mag-alaga ng halaman. No? Yan ang magandang libangan nating mga thunders. Ano po? At maging masaya. Opo. Peaceful ang buhay. Diba? At ang pagiging madasalin sa Panginoon. Diba? Maraming salamat, Tita Sita. Thank you very much. Sana po ay natuto tayo sa karanasan ni Tita Sita bilang magandang ehemplo. Si Tita Sita po, ang ating namang
ipapabaon sa Kanya ay ang ating panalangin. Ang panalangin po namin na patuloy pa po kayong mabiyayaan ng magandang kalusugan at mas mahabang buhay, Tita Sita. Salamat po. Salamat po at happy healing morning. Mga kahiling, magkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po. Ano nga ba ang binat at paano ito malulunasan? Alamin sa Healing Galing sa TV! Alas 7:30 ng umaga, Sabado!